Sa mga pagpalang araw po mga kasaka, ang ating pong topic ngayon ay ang pagtatanim po ng talong. Sa ngayon po, nag-transplanting po kami. Makikita nyo po sa videong ito yung mula sa pag-transplanting hanggang sa ika 28 days po ng ating pagtatanim ng talong. So ayan, nag-transplant tayo. And then after ng 1 day, ito na po ang kanilang resulta. At ito na po yung 3 days niya. After 3 days, ito na yung kanyang progress. Medyo naka-recover na po sila sa kanilang pagka-transplant. Ayan po. Kaya kung mapapansin nyo po ay after ng 3 days ay nag-uumpisa na rin po kaming bunot ng damo sa kanilang mga puno dahil meron na pong maliit-liit na damo. So pinapalabo din namin po yung kanyang punuan. Bali, after 3 days nga po, maganda ang panahon, ay nagkaroon po ng malakas na ulan. At makikita nyo po, sadyang nakarecover agad yung ating mga tanim na talong. So ayan po. Mga kasaka, dumaan ang 3 days ay hindi pa rin kami nag-apply ng fertilizer dahil nung nagkaroon kami ng pagtatanim nito ay nagkaroon kami ng basal fertilizer na ang ginamit namin ay Unique 16 o complete fertilizer na 16-16-16. So ang balak namin dito at ang ginawa namin dito ay yung nagintay kami ng 7 days before kami mag-unang fertilize ng drenching. So ayan, yung unang fertilizer namin dyan ay after 7 days ay nag-drenching kami. Ang procedure po ay tingnan nyo na lang po sa huling video. Sabihin ko po doon kung paano po yung ginawa namin ng pag-fertilize dito hanggang sa ika 28 days ng kanyang pagpapalaki dito sa ating pagtatanim ng talong. Ano? At ito mga kasaka, ikawalong araw, bali nakapag-drenching na tayo ng fertilizer sa nung ikapitong araw, at ngayon naman ay nakikita po natin sa video o nakikita nyo po dito sa ating video ay nagkakanal po tayo sa punuan po ng ating talong. Ayan po, magaganda na sila at nagkukulay verde na po yung talbos. Magandang dukitan po natin yung sa malapit sa punuan po ng talong dahil sa susunod na fertilize po nito ay mag-granule na po tayo. So ayan, gamit po ang ginawa nating DIY na parusa ay nilagyan po natin ng kanal. Magandang magawa po nito dahil na bibigyan niya ng sapat na hangin o aeration yung kanya lupa na pinagtatamnan. Ayan po, at the same time na nagagawa kanya yung ating tanim na talong. So ayan, napakabilis lang naman dahil malabo ang lupa. Kaya kung mapapansin niyo po mga kasaka ay napaka alwan po ng trabaho kapag may ganitong simpleng tools. So madali lang naman siya kasi kung ito ay ikakalabaw natin, gagamit tayo ng kalabaw o ng mga machineries. Sa ganitong stage ng laki ng talong ay possible po na matabunan siya or
gagamit po muna tayo ng dalawang tao na may magtataklob po sa puno ng talong para hindi siya matabunan. So, kaya naman ng parusa at napakabilis. So, ayan, oh, ganyan lang po kadali. Ayan mga kasaka, good morning po. At August 4 po ngayong araw at nakikita nyo naman po magaganda at malulusog po ang ating talong. Ngunit kasabay po ng paglago ng ating talong ay lumalaki na rin po yung mga damo. So ngayong araw po ay mag-grass cutter po kami. So sa ngayon po muna ay nagkakanal po tayo dyan sa parting dulon po ng ating taniman. Pero yan, nasa gitna po na mga damo na nakikita nyo, i-grass cutter po natin yan. At para po sa pagpe-fertilizer natin ay hindi na po sila makakain ng fertilizer. So para makakain lang po ay yung ating talong, no. Ayan po mga kasaka, August 8 po at ayan po, nakapag-grass cutter na rin tayo. Malilinis na po yung puno ng ating talong, magtalungan, at makikita nyo po wala na siyang damo. Ayan po, mag-i-schedule na rin po tayo ng ika-apat na pag-abono. So drenching na po ang schedule natin sa ika-apat na pag-abono. So ayan po, magaganda na at nakikita na po natin yung bulas. So ganito lang pong kadali, alagaan po ang talong at yan po na makikita po naman natin na ang bilis bumulas sa 28 days lang po. Ito na po yung posible na maging resulta ng inyong talong kung sakaling gusto nyo pong mag tanim ng talong. Napakabilis lang pong buhay ng talong basta magkakaroon po kayo ng oras. So sa 28 days po ay makakakita na po kayo ng pangilan nila na nagkakaroon na po ng buko ng bulaklak. So ayan po, mga sakto pong isang buwan ay meron na po yan magiging maliliit na bunga. So ganun lang pong kabilis ang pag aalaga o pagpapabunga ng ating talong. So ito nga po lang aming tanim na talong ay Fortuner F1. So hybrid po ng Swiss Seed Company. So hindi po ito pinopromote. So para lang po dun sa mga kasaka natin na gusto magtanim ng talong, napakaganda po ng variety na ito. So ayan po, makikita nyo may pagka-grass cutter natin dahil tuwing hapon nga po ay umuulan dito. At ayan po, malago na naman ang damo. Ayan, makikita nyo mga kasaka, mayroon na pong buko ng bulaklak. Sa ayan po yung dun sa part na nagsasanga na po yung ating tanim na talong. So kada sanga po kasi niyan at dahon, kapag yan ay sumula sa stage na yan, ay magkakaroon na po ng bulaklak. So yan na po yung magiging unang bunga. So sa aming pagpapabunga naman po, yung iba kasi ay kinakapon po yung ganyang unang bunga. So dito naman sa amin ay ipapatuloy na po namin yan, gagawin ng bunga. So depende na lang po yung sa management na ginagawa nila, kasi kami ay sinusupport namin ng foliar, o magano kami ng foliar fertilizer na pang vegetative pa rin. Kasi support din naman siya sa pagpapabunga. Hindi muna namin pabubungahin ng mas marami. At mas maraming dahon ay mas ready siyang pabungahin. Ano po mga kasaka? Ayan po, nakita nyo na po ang resulta. After ng 24 days, ay ayan na po yung kanyang resulta. Ay napakaganda na po. Okay? So may ilan-ilan din pong ginagamasan kami na hindi po nakuha ng grass cutter sa may bandang punuan. So yun na lang po yung aming tinatanggal. At ayan, makikita nyo po, malinis na yung ating tanim at napakaganda na po. Relaxing na po siyang tingnan at nakaka-excited po laging pumunta sa taniman. Ayan po, kung may makita kang ganito na nag-uumpisa ng bumunga ang ating mga tanim, ay talagang lalo po tayong gaganahan na bumisita, maglinis at alagaan pa lalo ang ating mga tanim. Ano po, ganun naman po talaga ang puso ng isang farmer.
kapag nakikita natin na ang ating mga tanim ay nag-uumpisa ng bumunga, ay mas ginaganahan po tayo at lalo po tayo sinisipag. Ano po? So, ayan. Ayan, isang mapagpalang araw po mga kasaka. Araw po ngayon ng Biyernes, August 12. At update po tayo ng ating mga tanim na talong. At ito ay 28 days after transplanting. At ito na po ang resulta, napakaganda. Bali, ito ay every week nagde-drench po. Unang week po nito ay nag-fertilize po kami ng drenching. So, yung pong kalahating nitrobore o kalahating lata ng sardinas, sinimpla po namin yun sa 16 liters na tubig, and then idinilig po namin. And ang application po nun ay isang lata ng sardinas sa isang puno kada puno, ano. And then in the following week, 7 days after ng ating first fertilization ng ating talong, abono, ang ginamit nating abono ay nitrobore with complete fertilizer, yung Unique 16. Yung Unique 16 ay kalahati na lata ng sardinas, and then kalahating lata ng sardinas yung nitrobore yung ginamit natin. Bali, isang lata na siya na sardinas mixed with nitrobore and Unique 16, and then granule naman yung ating pag-apply nun. Nilagay natin sa tabi, sa puno. And then after nun, the 14 days na yon, and then after 21 days, nag-apply naman tayo ng yung granule uli sa kabilang side naman. Kung unang side, yung ikalawang pag-abono dito sa side na to, and then yung pangatlo dito sa side na to. And then 3 days ago, nag-ano naman tayo, drenching naman tayo. So yung ika-apat nating pag-abono ay drenching din. After 7 days ulit yon, o 1 week, nag-drenching tayo. Ang application naman nun, o ang composition ng fertilization ay yung nitrobore and Unique 16. Tag, isang lata na po yun sa 16 liters of water, na sa timbalang po yun na 16 liters. And then hinaluan na rin po natin siya ng fungicide. Yung fungicide natin ginamit ay yung Mancozeb. So ayun, yun yung ano, yung pa lang yung ating pag fertilize dito, yung management natin in terms of fertilization, no? So sa sprayer naman, nag-spray po kami dito ng pesticide every 4 days. Kaya mapapansin nyo, magaganda yung ating dahon ng ating talong. So ito mga kasatay na nyo po, may papakita ko sa inyo. Nag-uumpisa na rin siyang bumulaklak, may buko na siya ng bulaklak. Ito mga kasaka, tingnan nyo po. Ayan o, dito po sa side ng may talbos, and then dito sa talbos na to, nagkaroon dyan ng unang bulaklak, ayan o. And then meron din the following sa isang cluster ay tatlo. Pero yung nauna po ay isa lang siya, single. Tapos sa isang cluster, pero dito sa cluster na to ay tatlo sila. So yan na po. Hindi na namin yung kakapunin. Gagawin na lang namin ay susupport na lang po natin ng foliar, ano. Yung iba kasi nag kakapun pa. So para sa amin sayang yun, magiging bunga na siya. So napag-desisyon na namin na magkaroon na lang kami ng apply ng ano, ng foliar, no? Foliar fertilizer, no? So ang ginamit natin dito ay yung Peters. Bali, sa vegetative yung ating ginamit na foliar na 30-10-10, 30% of nitrogen, 10% of phosphorus, and 10% of potassium. So yun yung ipina-apply natin dito na foliar. Okay? So siguro after 1 month na to, talagang pag marami na siyang bunga, magbabago na kami ng abono, lagyan na namin siya ng winner, sayara pa rin, and then mag-foliar kami ng mataas na ang potassium. Okay? So ayun, ito yung update natin. After 28 days, ito na yung resulta ng ating pagtatanim ng talong. So ayun mga kasaka, sana gusto niyo ang ating video. Pasensya na kayo kung hindi natin na lagyan ng video yung talagang actual na pag-fertilize natin. So marami naman na YouTube tutorial dyan sa YouTube. Nakita ko naman na epektibo, so panoorin nyo na lang din yung iba. Marami naman dyan. Okay. So sana nagustuhan nyo. God bless. Keep safe mga kasaka.